Ito ang UNTV News Worldwide. Yes, salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataong bigay niya sa atin sa araw na ito. Kamusta na kayo mga kasangbahay? Kamusta na Marie? Time check muna tayo sa mga kailangan na bumangon sa Pilipinas. 4:33 a.m. na sa buong Pilipinas. Good morning, Kuya. Magandang umaga sa mga kababayan natin sa Pilipinas. Yes, salamat sa Diyos sa araw na ito, Sunny, at magandang hapon naman dito sa atin sa Western Hemisphere. Yes, ngayon ay araw ng Miyerkules, November 29 na 2023. Mabilis ang takbo ng panahon, Marie. Nandito ako ngayon, Marie, sa magulong Walk of Fame dito sa Hollywood Boulevard sa Los Angeles, California, USA. Ako si Sunny Cos. Oh, nakakaingit nga yung lugar mo dyan. At mula naman dito sa Kapitolyo ng Texas, USA, yung Austin, Texas, ako naman si Marie Peñaranda. Yes, maghahatid sa inyo ng mga umatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide, sa ating global headlines. Approval ukol sa Israel at Ukraine aid ng United States muling pag-uusapan ng Kongreso. Mahigit 60,000 containers na iipit sa pinakamalaking port sa South Africa. Pamilya ng mga Chinese passengers sa Malaysian Airlines MH370 flight humingi ng compensation sa korte. OPEC umalma sa alegasyong gas and oil industry ang dahilan ng climate crisis. 27 miyembro ng European Union hindi sumusunod sa standards ng World Health Organization ukol sa air quality. Google sisimula ng mag-delete ang inactive accounts ngayong Linggo. Israel at Gaza battle content nakakalat ngayon sa TikTok at X. Una sa ating mga umatikabong balita. Haharapin ng mga mambabatas ang isyu hinggil sa pag-aproba ng tulong para sa Israel at Ukraine sa muling pagbabalik ng US Congress mula sa holiday recess ngayong Linggo. Ito ang umatikabong balita ni Abby Valdez. Pasisiklabin muli ng mga mambabatas ang debate hinggil sa pag-aproba ng tulong ng US sa Israel at Ukraine sa pagbabalik ng US Congress mula sa nakaraang holiday recess. Sa kabila ito ng malalim na kawalan ng katiyakan sa magiging pagsulong nito sa gitna ng dibisyon sa pagitan ng partido ng Democrats at Republicans. Sa taong ito, mayroon na lamang natitirang 12 legislative days ang Kongreso, kaya naman naniniwala ang mga mambabatas na dapat nagibain ng mga hadlang kaugnay ng foreign aid upang mas mapataas ang tsansa nitong maipasa. Gayunman komplikado ang proseso sa pag-abot sa layunin dahil iginigiit ng mga Republican na kailangan gamitin ng budget upang magkaroon ng mas mahigpit na US border enforcement. Gayun din ang mas mahigpit na asylum laws bilang kapalit ng anumang tulong na ibibigay sa Ukraine. May namumuuring bagong dibisyon sa Democrats kung kinakailangan bang bigyan ng kondisyon ang pagpupondo sa Israel. Sa isang pahayag naman, sinabi ni Senate Majority Leader Chuck Schumer na ang pagigiit ng Republicans ng partisan border policy bilang isang kondisyon para sa mahahalagang tulong sa Ukraine ang nagdudulot ng pagkaantala sa pag-aproba sa National Security Supplemental Package. Samantala, sa kabila nito, pinaplano ng Majority Leader na dalhin ang security package ni US President Joe Biden sa floor sa darating na December 4. Ayon naman kay Jake Sullivan, ang National Security Advisor ng Pangulo, patuloy na magfo-focus si President Biden sa kung ano ang makapagbibigay ng magandang resulta. Abby Valdez, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Libo-libong containers ang naiipit sa pinakamalaking daungan sa South Africa, bunsod umano ng masamang panahon at equipment failures. Samantala, nagdulot ng malaking pinsala sa ekonomiya ng bansa. Sa South Africa ang nangyaring shipping gridlock. Ito ang matikabong balita ni Charles Corpus.
Mahigit 60,000 containers ang naiipit at naghihintay na may offload sa daungan ng Durban na itinuturing na pinakamalaking port sa South Africa. Ang daungan ang humahawak sa humigit kumulang 60% ng container traffic ng bansa ayon sa South African Association of Freight Forwarders o SAFF. Duse-duse ng barko naman ang naghihintay sa labas ng Timog Silangan ng Durban Port mula pa noong Lunes. Masamang panahon at equipment failures umano ang dahilan ng mga pagkaantala sa Durban Port ayon sa Transnet, isang kumpanyang pag-aari ng gobyerno ng South Africa na namamahala sa operasyon ng daungan. Ayon sa SAFF, tinatay nagkakahalaga sa ekonomiya ng $6.4 million kada araw ang mga pagkaantala ng operasyon sa Durban at iba pang terminal sa bansa. Nananawagan naman si SAFF Director Mike Walwin sa public-private partnerships na kunin nito ang pamamahala ng daungan mula sa Transnet. Ang gridlock ay nangyari sa gitna ng iba pang krisis na kinakaharap ng bansa, kabilang na ang high unemployment rate, paghina ng ekonomiya at mga alegasyon ng corruption at mismanagement sa ruling African National Congress. Samantala, ipinakikita ng polls na bababa ang mga boto para sa African National Congress ng 50% sa nakatakdang halalan na gaganapin sa 2024. Charles Corpuz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Okay, balita naman tayo sa Asia. Kunin ko muna, Sunny. Nagsampa ng kaso sa Beijing Court ang mga kaanak ng mga nawawalang pasahero ng isang Malaysian aircraft. Bukod sa malaking halaga, hiling din ng mga ito ang patuloy na search and rescue operation para sa mga nawalang mahal sa buhay. Ito ang umatikamong balita ni Sierra Yambao. Humihingi ng $1.4 million hanggang $11.2 million compensation ang mga naulilang pamilya ng mga pasahero sa nawawalang Malaysia aircraft MH370. Ito ang isinampang kaso ng mga naiwang kamag-anak sa Beijing Court kontra sa Malaysia Airlines, Boeing at ang gumawa ng engine nito na Rolls-Royce noong November 27. Ang mga naulilang kamag-anak ay humihiling din ng pagpapatuloy ng search operations at pagbuo ng International Investigation Team para sa nawawalang eroplano. Misteryosong nawala ang higit sa 150 Chinese passengers ng aircraft sa isang flight mula Kuala Lumpur patungong Beijing noong March 8, 2014. Hindi naman inaalis ng Malaysian investigators ang posibilidad na sinadyang mawala ang eroplano sa kurso nito. Ang debris naman na nakita sa dalampasigan ng Africa sa mga isla sa Indian Ocean ay pinaniniwala ang galing sa aircraft. Sherry Mbao, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang air quality health assessment naman, Sunny, ang inilabas ng isang environmental agency sa Europe. Dito, napag-alaman na ang air pollution sa ilang European countries ay mataas kesa sa rekomendasyon ng World Health Organization o WHO. Ito ang matikabong balita ni Erica Luzong. Nabigong sumunod ang 27 miyembro ng European Union o EU sa mga itinakdang pamantayan ng World Health Organization o WHO pagdating sa pagpapanatili ng kalidad ng hangin. Kaya naman nagdudulot ito ng panganib sa kalusugan ng mga Europeo. Ayon ito sa isang pagsusuri na inilabas ng European Environment Agency o EEA. Maaaring anilang maiugnay ang pagkamatay ng 253,000 mamamayan sa EU dahil sa polusyon sa hangin noong 2021. Ang nitrogen dioxide pollution naman ang dahilan ng pagkamatay ng 52,000 na tao at 22,000 naman sa short-term exposure sa ozone. Ang transportasyon at paggamit ng solidong mga kagamitan sa pagpainit tulad ng uling o kahoy ang pangunahing pinagmumula ng polusyon sa mga lungsod. Ang polusyon sa hangin ay maaaring magdulot ng mga sakit tulad ng kanser sa baga, asthma, at malalang sakit sa puso. Ang pagbabago ng klima at pagtaas ng temperatura sa mga lungsod ay nagpapalala ng kalidad ng hangin at nagbabanta sa kalusugan ng mga Europeo. Kaya naman inirerekomenda ng mga eksperto na laging i-check ang air quality index gamit ang isang mobile app upang malaman ang air quality sa isang lugar.
Ayon naman sa Executive Director ng EEA na si Lena Ilamononen, gumagawa na ang EU ng iba't ibang paraan upang mabawasan ang emission ng air pollutants gaya ng pagpopromote ng public transportation, paggamit ng bisikleta at mga batas na poprotekta sa kalikasan. Erica Luzong, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Puntaan naman natin ang dalang Down Under. Marie, sa kauna-una ang pagkakataon, natagpuan sa Tweed Shark Council, New South Wales, Australia, ang red imported fire ants. Dahil dito inilabas ng Department of Primary Industries ang Biosecurity Emergency Order 2023. Ito ang umatigabong balita ni Danny Delieva. Sa ilalim ng Biosecurity Act 2015, dagli ang inilabas ng New South Wales o NSW, Department of Primary Industries ang Biosecurity Fire Ant New South Wales Emergency Order 2023 noong November 25, 2023. Ang emergency order ay tugo ng NSW government sa pagkatagpo ng tatlong tugad ng red imported fire ants o RIFA sa South Murwillumbah, Tweed Shire sa kauna-unahang pagkakataon. Ang Tweed Shire ay nasa border malapit sa Queensland kung saan pinaniniwala ang nagmula ang red ants. Ang fire ants ay may potent venom na nagiiwan ng burning o itching sensation kapag nakagat na posibleng tumagal hanggang isang oras. Maaari rin itong ikamatay kapag may severe allergic reaction ang nakagat, maging mga alagang hayop at native wildlife. Noong Sabado, nagpakalat ng chemical baits sa palibot ng 200 meter radius sa invasion site habang nagpakawala naman ng detection dogs upang maghanap kung may iba pang pugad. May restrictions din na nakapaloob sa pagbibiyahe ng materyales na posibleng magkalat ng fire ants, partikular sa mga tatawid ng state borders sa nalalapit na holiday season. Dahil sa emergency situation, maaari ring gamitin ng NSW government ang National Fire Ant Eradication Program, isang response plan na pinaghahatian ng federal government at mga estado at teritoryo na may pondong 600 million Australian dollars o 22 billion pesos. Subalit nangangamba si Invasive Species Council Advocacy Manager Jack Gough na kukulangin ang pondo dahil bukod sa tumataas na halaga ng labor and materials dahil sa inflation, hindi pa nagbibigay ng pagsang-ayon sa pondo ang Western Australia, South Australia at Victoria. Ayon pa kay Gough, kapag hindi natutuloy ang pagpopondo, lumalawak ang sakop ng mga langgam. Pahayag naman ng Biosecurity Queensland, ang National Fire Ant Eradication Program, ang pinakamatagumpay na programa sa buong mundo at napigil nito ang mga nakaraang RIFA invasions. Danny Delieva, UNTV News and Rescue, Australia. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mangumusta naman tayo sa ating kapitbahay Sunny sa Canada, hindi sinang-ayunan ng industriya ng langis at gas ang umano'y negatibong portrayal ng ipinakikita ng ulat na inilabas ng International Agency, Energy Agency. Nangyari ang disagreement bago ang COP28 Climate Talks. Mula sa Toronto, Canada, may umatikabong balita si Oraline Quijano live. Hello Oraline, kumusta na kayo dyan? Bakit hindi sinang-ayunan ng oil industry ang report ng International Energy Agency? Good afternoon, Marie. Ipinakita kasi sa ulat na inilabas ng International Energy Agency o IEA na hindi umano sapat ang ginagawa ng industriya ng langis at gas upang mabawasan ang carbon emissions. Lumabas ang mga paratang bago idaos ang United Nations Climate Change Conference o COP28 na pangungunahan ng United Arab Emirates bilang host country. Sa isang pahayag, sinabi ni Organization of Petroleum Exporting Countries Secretary General Hatham Al-Gayes noong Lunes na unjustly vilified ang oil at gas industry sa report ng IEA.
Hindi anya makatarungan na sinisiraan ng ulat ang industriya bilang nasa likod ng krisis sa klima. Samantala, nahaharap naman sa kontrobersiya si COP28 President Sultan Ahmed Al-Jaber, kabilang na ang pananatili nito bilang Chief Executive Officer ng Abu Dhabi National Oil Company na itinuturing na pinakamalaking oil producer sa buong mundo. Bukod pa rito, may aligasyon din na umano'y gagamitin ni Al-Jaber ang United Climate Change Conference upang magsulong ng oil at gas deals kabilang na ang sa Canada. Samantala, mahigit sa 70,000 katao ang inaasahang dadalo sa COP28 sa Dubai na magsisimula sa Webes November 30th at magtatapos sa December 12th. At yan ang latest update mula dito sa Toronto, Canada. Balik sa'yo, Marie. Oh, Oralina, no. So, okay 'to 'yung mga gantong impormasyon ano para na-update naman tayo tungkol sa climate change at saka kung ano ba talaga mga nagiging dahilan. Pero ano ba ang dapat gawin ng oil industry ayon sa environmental advocates? Oo, Maria, no, ayon sa mga environmental advocates, 1% lang ng global investment sa clean energy ay nanggagaling mula sa oil at gas industry. Kaya nananawagan sila, specifically ang IEA, na kinakailangan na mas magdagdag pa ng investment ano, yung oil at gas industry. In their calculation, dapat 50% ng capital expenditures ay para sa clean energy by taong 2030 para matulungan yung long-term goal na malimit yung climate change to 1.5 degrees Celsius. Marie? Ayan, very good yan. Sana nga mas mapaigting pa no, ang kampanya para naman sa clean energy. Makikibalita pa rin kami sa iyo. Ha? Salamat, Oralyn Quijano, mula naman sa Toronto, Canada. At Maria, meron ka bang gamit na mga Gmail account? Check out your account, Marie, dahil maaaring maiwasan ang nasa 20,000 annual deaths ng cancer sa United Kingdom ayon sa Cancer Research UK. Marami sa mga kaso ng cancer na ito umano ay maaaring magamot sa tamang pamamaraan. Ito naman ang matigabong balita ni Alvin Soledad. Ipinahayag ng Cancer Research UK na hindi bababa sa 20,000 tao na namamatay sa cancer kada taon ang maaaring maiwasan. Ito ay kung ang United Kingdom ay mamumuhunan umano sa pananaliksik at pagbabago at isasaayos ang National Health Service o NHS. Ang progreso sa pagunlad hinggil sa pagtuklas ng mga bagong paggamot para sa kondisyon na nakakaapekto sa 50% ng mga tao ay ginagawa na sa isang punto. Subalit ayon sa charity na pag-iiwanan ng UK kung iahambing sa mga katulad nitong bansa pagdating sa survival laban sa sakit. Bunsod nito, naglunsad ang Cancer Research UK ng programa ng mga prioridad para sa kasalukuyang gobyerno at sa susunod bago ang nalalapit na national election sa taong 2024. Nagiging mas karaniwan na sa UK ang cancer dahil na rin sa lumalaki at tumatanda na populasyon ng bansa. Sa taong 2040, tinatayang aabot sa kalahating milyon ang magiging bagong kaso ng cancer na masasuri bawat taon ayon sa mga eksperto. Samantala, nais ring isulong ng Cancer Research UK ang panibagong pag-atake sa dalawa sa pinakamalaking sakit na pumapatay sa UK, ang cancer sa baga at bituka. Alvin Soledad, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Yes, Sunny, talagang lumalala ang problema sa mga kababayan natin ano, at sa mga kapwa nating taong may nagkakaroon ng cancer. Pero sa katanungan mo naman, ito na yon, Sunny. Sisimula na ng Google sa linggong ito ang pagdidelete naman ng mga inactive accounts. Samantala, mga videos ng Israel-Gaza battle content kumakalat ngayon sa TikTok at X. Ito ang umatikabong balita ni Noni Ramos. Uumpisahan na ng Google sa darating na Biyernes ang pagtatanggal ng mga user accounts na hindi na nagagamit. Kabilang sa mga tatanggalin ang mga personal Google accounts na hindi nagamit sa nakaraang 2 taon. Ang hakbang ay bunsod ng iba't ibang mga alalahanin gaya ng issue hinggil sa cybersecurity. Inaasahang makatutulong ang gagawing pagdidelete ng inactive accounts sa data management ng Google upang matiyak na magagamit ng maayos ang storage nito. Samantala, ginagamit ng maraming user ng TikTok at X ang social media platforms upang ipahayag ang kanilang mga pananaw sa nagaganap na gera sa pagitan ng Israel at Gaza.
Pinapangambahan naman na maaring makaapekto sa pananaw ng publiko ang exposure ng videos na may kaugnayan sa Israel-Gaza War sa social media. Lalo pat mahirap matiyak kung tunay ba o hindi ang mga nagkalat na content na ito. Posible rin na magkaroon ng epekto sa local gayon din sa global economy dahil sa maaring idulot na pagbaba ng turismo at foreign investment sa lugar. Noni Ramos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ayun, Maria, no, that gives us an idea. Baka mawala yung mga email natin sa Google. Check it out na, mga kababayan. Ano. Pero ito, ah, Maria, public service muna tayo para sa mga kababayan nating OFW. Magsasagawa ng situational awareness and safety seminar sa Seoul, South Korea. Samantala, iniimbitahan naman ang Filipino community, United Kingdom, na makiisa sa pagdiriwang ng World Basketball Day sa December 21. Ito ang umatigabong balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Inanyayahan ng ating mga kababayan sa South Korea na dumalo sa Situational Awareness and Safety Seminar. Gaganapin ito sa December 3, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Philippine Embassy sa Seoul, South Korea. Isasagawa ito upang mabigyan ng kaalaman ng mga kababayan natin, lalo na ang mga kababaihan, upang maiwasang maging biktima ng karahasan. Sa mga interesadong dumalo, mag-register lamang sa link or scan ang QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Korea sa facebook.com/phinkorea. Magkakaroon naman ang Friday service sa Philippine Embassy sa Kuwait sa December 8, alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Kasama rin ang iba pang ahensya ng gobyerno upang magbigay ng serbisyo gaya ng MWO, OWA, SSS at Pag-ibig. Ready na for release ng mga newly arrived passports sa Philippine Embassy sa Egypt. Makikita ang updated na listahan ng available passports sa bit.ly/CairoPEReleasePPT. Sa mga magkiklaim ng passport, magbook lamang ng iyong appointment sa bit.ly/CairoPEAppointment. Huwag kalimutang dalhin ang inyong old passport na resibo sa araw ng release. Samantala, iniimbitahan naman ang mga Filipino community organizations sa United Kingdom at Ireland na makiisa sa selebrasyon ng World Basketball Day sa December 21. Naitalaga ang World Basketball Day tuwing December 21 sa ilalim ng United Nations General Assembly Resolution A, RES/77324 na pinangungunahan ng Pilipinas. At yan muna ang latest, mga kabayan. Ako pong muli si Lynn Perez para sa UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ito, Sunny, magandang balita pa rin, ano, para sa ating mga OFWs dyan sa Middle East, kasi kasado na ang 30-kilometer Blue Line Metro Project sa Dubai United Arab Emirates. Matatapos itong aprubahan ni UAE Prime Minister at Dubai ruler na si Sheikh Mohammed bin Rashid at Al Maktoum. Target matapos ang mga infrastructure projects sa taong 2029. Ito ang matikabong balita ni Bradley Robuza. Aprobado na ang pinakamalaking bagong public transport project sa Dubai, United Arab Emirates, ang Dubai Metro Blue Line, na siyang tutugon sa problema sa trapiko sa lungsod at direktang dudugtong sa Dubai International Airport. Ang Dubai Metro Blue Line Project ay kabilang sa Dubai 2040 Urban Master Plan na layong makamit ang titulong 20-minute city. Ibig sabihin, 80% sa mga essential needs ng mga residente ay maaari nang mapuntahan sa loob lamang ng 20 minuto. Batay sa direktiba ni UAE Prime Minister at Dubai Ruler Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, may sasakatuparan na ang 18 billion dirhams o mahigit 272 billion pesos metro project. Mayroon itong 14 na stations at may habang aabot sa 30 kilometers metro network. Bukod pa rito, mayroon din itong underground road na ang haba ay nasa 15.5 kilometers. May kapasidad itong magsakay ng 56,000 passengers kada oras sa magkaibang direksyon at may service interval na 1.5 minutes.
Planong idugtong ang bagong metro line sa limang pangunahing urban regions sa Dubai, partikular na sa Bur Dubai o Deira, Downtown Business Bay, Dubai Silicon Oasis, Dubai Marina at Expo City Dubai. Inaasahang mapagsisilbihan ng Dubai Metro Blue Line ang tinatayang nasa 320,000 passengers kada araw sa taong 2040. Samantala, isa sa mga istasyon nito na ilalagay sa Dubai Creek Harbor ang magkakaroon ng distinctive architectural design at magsisilbing iconic landmarks sa lugar. Bradley Robusa, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Oh, ito na, Sunny, ah. Na-starstruck ako sa mga dumadaan sa iyo dyan sa likuran mo, eh. Ito naman na ang hindi natin makalilimutan, ang pinakaabangan natin lahat. Sunny, pwede bang bumati? Siyempre naman, pwedeng-pwede. Ayan, narito naman ang pagbati mula sa ating kababayan. Aha. Mukhang tayo ang babati, Sunny. Tama ba yan? O sige, mauna na akong bumati. Ano? Gusto natin batiin, syempre, ang ating mga suki. Palagi natin binabati ang mga yan kasi lagi silang naka-tune in sa ating mga programa sa UNTV. Dito naman ang ating mga kababayan sa Texas, USA. At syempre, dyan naman sa San Pedro Laguna, ang aking mami. Hi, mami. Mami Josie Maufit. At ganyan din ang aking anak na si John Michael. At si Tricia Hurtado, dyan naman sa Kalamba. Yan, salamat sa Diyos sa pag-iingat sa inyo. At gayon din ang ating mga kababayan ang palaging nakaantabay sa atin dyan sa KD Rock. At syempre, good morning Kuya, good morning Ate Arlene. Samanawa kayong palagi. At syempre, belated happy 40th Sabbath naman sa ating Kuya Daniel. At syempre, ang aking Mia Moore na hindi makitang ating link kanina, buti na lang nakita niya na. Kumusta sa iyo? Ako naman, Marie, ang babate. Siyempre, kamustahin ko na rin ang iyong, ano ba sa Spanish ang you? Su amor. Kamusta na, Brother Nomer? Yan ha. Sana nasa mabuting kalagayan na wang lagi. Kayo ng iyong pamilya, Marie at ang mga anak. Yan ha. Salamat sa Diyos. Siyempre, may kibati na rin ako ng belated happy Sabbath kay Kuya Daniel. Yan ha. Mahal po namin kayo at miss na po namin kayo, Kuya. Dito sa North America. Yan, ako siyempre sila Ate Arlene at ang buong sangbayan. Yan, babatiin ko na rin na Marie yung aking mga batchmates. Since wala tayong mga kababayan na nakabati kanina, samantalahin ko na itong oras na ito, Marie. Ha. Yan, yung mga batchmates ko ng high school, yan na si J.R. Sanchez. At happy birthday sa classmate ko din, si J.C. o J.V. Bantige, si Arvin Fresco. Yan, shoutout sa inyo. Kay Gulliver Garcia, sa best friend ko, si Carlo David, at sa lahat ng batch 98 ng Aquinas School dyan sa San Juan sa Metro Manila. Shout out sa inyong lahat. Yan, lalabas ang edad natin, Marie. Ang ganun din siyempre, Marie. Happy natin. Minabati rin natin, Marie. Happy birthday ang aking uncle dyan sa Florida. Happy birthday, Tito Oji Calma dyan sa West Palm Beach. Sa Florida, happy advance, happy birthday. Shoutout din sa auntie ko naman dyan sa Virginia, kay Tita Wendy. At ganoon din, Marie, lagi nating nais na i-shoutout at i-acknowledge ang mga nanonood sa atin lagi sa UNTV Channel 37, sa mga nakatutok sa atin sa Radyo La Verdad, 350, at mga sumusubaybay sa atin, Marie, sa lahat ng mga parte ng mundo, sa ating social media, sa Facebook at sa YouTube. Laging nalariyan sila Vivian Moneda, Daniel Valdez, na laging na-playback daw siya lagi, Marie. Daniel Valdez, sila Ireneo Chamiso, at ang mga Repolona family, at iba pang mga nakatutok sa atin sa social media. Kabilang na dyan, Marie, ang ating kababayan dito sa Los Angeles, lagi nakatutok sa atin sila, Erwin Azul, at ang kanyang buting may bahay na si Aurora. Yan. Shoutout sa inyong lahat at salamat sa patuloy na pagtutok sa UNTV Channel 37 at sa Radyo La Verdad 1350. Yan, Marie, handang-handa na ang ating
amigo sa Pilipinas. Para balitaan tayo ng mga humahataw na balita dyan sa Pilipinas. Kamusta na, amigo Sherwin? Ano ba ang ating mga abangang humahataw na balita sa Pilipinas? Yes, hello, hello. Good morning, Sunny at Marie. Kanina, Sunny, kala ko lalapitan ka ng lalaki na mayroong nakapalupot sa kanyang malaking ahas. Kala ko, kalapit sa'yo, dumaan sa likod mo. Napansin mo rin ba? Oh, amigo, kaya pa rin tingin ko sa likod ko eh. Dalawa yan, amigo eh. Baka ilapit sa akin eh. Yun nga eh, kala ko magsesay hello din. Oo, gawa nang baka ako nagtataka sila eh. Naglalive ka dyan. So habang bumabati, yun ang inaabangan ko kanina eh. Kung lalapit sa'yo para ipakita yung kanyang pet, yung ahas. Ganun. Anyway, dito sa atin medyo... Pero nainig naman siya. Oo, nga. Mukhang mabait naman talagang alaga niya eh. Ayan. Dito kasi sa atin, pagka minakitang ganyan, talagang pinagkakaguluhan eh. Oo, dyan parang normal na normal, Sunny. Oo, oh, amigo. Dito kasi tayo, amigo Marie, sa Walk of Fame sa Hollywood Boulevard. Sa likod natin, ito yung world-famous na Chinese Theater, TLC Chinese Theater, amigo. Ito yung pinagdadawsan ng mga malalaking movie premiere, world premiere ng mga malaking movie sa Hollywood. Dito, amigo, marami kang makikitang ganyan. Yung mga, ito yung mga may hawak ng ahas o kaya may mga naka-costume. Kasi ano yan, amigo, eh, pag nakipag-selfie ka sa kanila or picture sa kanila, may bayad yan, $5 each. Each picture, amigo. Ayun pala. Mamaya subukan namin i-client mo pa-picture. Ay dito sa atin medyo malamig dito sa amin sa Laguna, particular sa Kalamba, halos sa magdamag na umuulan. Hindi naman masyadong malakas, kaya lang problema tuloy-tuloy pagka ganyan ang sitwasyon. May mga lugar tayo dito, especially yung mga nandiyan sa malapit sa Laguna Lake, tumataas yung tubig o nagkakaroon ng baha. At sa atin namang ilang patikim ano, na magiging balita natin ngayong umaga, itong panukala na muling pagsali ng Pilipinas sa International Criminal Court, na siyempre alam naman natin na dati yan inalisan na nga noong panahon ng dating administrasyon, at hindi naman pabor dyan ang ating Pangulong Marcos. Kaya lang may mga mambabatas, senador na nagnanais na isulong uli yan at makabalik o makasaling muli ang Pilipinas sa ICC. Sunny, Marie. Oo, amigo, no? Magandang balita yan na malamig naman dyan for a change. At dito rin malamig, ano, as you can see. Feels like 12 to 10 degrees tayo ngayong hapon, at mas lalamig pa mamayang gabi at bukas ang umaga naman, ano? At magiging mainit na balita yan, ano, yung pagsali nating muli sa ICC, kung yan man ay maibabalik at matutuloy. Sige, mag-aabang pa rin kami ng iyong mga humahataw na balita. Salamat, amigo Sherwin, at sa lahat naman ng ating mga correspondents mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sundan kasi ako ng araw, Sunny, kaya hindi ko na maintindihan kung paano kuya, ano yung aking device ngayon. Ano? Pero kanina, ang daming dumaan sa likuran mo na mga naka-costume ni Minnie Mouse at ni Mickey Mouse. Ayan. Mga kasangbahay, kung mayroon pa po kayong hindi napanood na balita o nais ninyong muling tunghayaan ng UNTV News Worldwide, maaari niyo po kaming balikan sa aming mga official social media account. Siyempre, like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account, at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na po, subscribe, like, and share. At narito ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of John, chapter 14, verse 6. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. At
Salamat po sa Diyos sa kanyang mga salita at salamat sa Diyos sa muling pagkakataong makipagbalita po sa inyo mga kabatid at mga kababayan. At sana yan po ang mga umati ko pong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Miyerkules, November 29, 2023. Susunod na ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350. Mula rito sa Austin, Texas, USA, ako si Marita Ñaranda. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radio La Verdad 1350, mula naman dito sa Hollywood Walk of Fame sa Los Angeles, California, USA, ako si Sanicos. Dito sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Milyong salamat po sa Diyos.